araw na yun, hindi namin alam na may mangyayari palang hindi maganda. Ma'am, pwede ba i-review yung CCTV? Sabi niya, hindi daw gumagana yung CCTV. Pumunta kami sa police station para mag-report. Dumating na sila, sabi sa akin, labas daw po kami dun sa resort ng Lane Labatis para sa lahat ng CCTV na madadaanan dun, ma-check lahat. Sa bulubunduki ng Baras, Rizal, matatagpuan ang isang resort na ang pangalan ay Lihim ng Batis. Sa umaga, kaaya-aya ang mga tanawin. Ang resort may sariling batis na tuloy-tuloy ang agos ng tubig. Nakakainganyo ang kanilang mga swimming pool at mga puno sa paligid. Ang mga naggagandahang pribadong kubo na pahingahan ng mga bakasyonista, mga private cottages. Subalit pagsapit ng dilim, nag-iiba na ang mga tanawin sa loob ng Lihim ng Batis. Sino ang mag-akala na sa umaga ang Lihim ng Batis na tahimik at ligtas sa mga bakasyonista? Pagsapit ng dilim, mapanganib sa mga nag-overnight na bakasyonista. Ang resort, walang mga nagbabantay na security guards sa gabi. Hindi gumagana mga CCTV. Walang internet signal. Walang matatawagang responde sa oras ng kaguluhan. Mahigit isang oras ang layo ng resort sa bayan at sa pinakamalapit na stasyon ng pulis. Para po dun sa ating mga kababayan nga po na gustong magbakasyon at kinukonsidera yung mga lugarin po na masabi nating maganda po, pero kapag maaring pagkagat ng dilim o sa anumang oras at pagkakataon ay may kakulangan po sa seguridad, mga walang security guard, walang CCTV, itong mga liblib o maaring magkakaroon ng kakulangan sa komunikasyon, gayon din po malayo sa ating mga himpilan ng pulisya. Huwag ho tayong maging kampante lang po. Panatilihin po natin na ang unang-una sa lahat nga po ay lagi ang paano tayo magiging panatag at magiging ligtas dun sa ating mga pupunta. Sabi niya nga po, ilang beses na pong isinasara yung Lihim na Batis. Okay. Yun nga yan, dahil lihim nga, no, nagbubukas. Oh. Pasaway po talaga. No. So parang hindi po ginagalang yung LGU. Ano po ba ang power nito na para suwayin po ang munisipyo? Wala akong nakikita ang power, kundi talaga matigas sa ulo. Misa nga, kanilang ginagawa ay kukuha lang ng mga customer sa gabi pa pupuntahin. Eh, pero nung aming ginawang 24 hours ng pagbabantay, hindi sila nakaporma. Mayor, ako ilalapit sa iyo siguro, pinapitag po ko sa iyong resort ninyo dyan. Eh, ano pong panalagutan po ng hotel na wala po silang security at hindi po sila, wala po license to operate? Eh, nagkaroon po ng krimen, nakawalang motor. Magagawa niyo ba, Mayor, na pagbayarin sila doon sa nawalang motor ng pobreng magkakapatid na pumunta? Sige po, at mapatawag po sila at makakausap po. Para po masabi sa kanila na palta nila itong nawalan ng motor dahil sa kanilang katigasan ng ulo nila. Kumuha po sila ng mali at the same time, nabubisit din sa kanila yung police station pinakamalapit po niyan. Eh, mukhang abab-galop po sila. Siguro, sir, kamay na baka lang kinakailangan siya.
ay malamang po siguro tatawag po natin. Baka po pwede po siguro sila. Ay bistahin po natin bakit mayor kaya ako tumawag dito. May magagawa pa tayo doon sa mga nawala ng motor. Meron po. So mababayaran po sila mayor. Opo, sir. Para sa akin po kasi ganun lang po kami mga tulo eh. Pag ipinatuon po, bibigyan po namin ng katarungan, hindi po namin ilalagyan patas sa kamay namin. Pero pinagtatanggol po namin yung mga taong pinagpapasapasahan. Patatawag ko po. Patawag niyo po, ako haharap. Siguro na yun, dalawang bayan. Pwede mo silang bayaran, sigilin mo sila. Kung hindi, bayaran ko sila. Sisingilin kita, sigilin mo sila. Mayor, ang sabi ko ni Sir Ben, bali, ang gagawin niya po, babayaran ni Sir Ben, sisigilin niya daw po kayo, tapos singilin niyo po daw yung name na batas. Oo, parang ganun na lang ngayon, kasi kawawa naman, nagpatuhol po kasi. Pero, ate, hanggat maaari po, hindi tayo maglalabas pare-pareho, di ba? Oo, hanggat maaari. Kung pwede, na bayaran niya. Why not, Mayor, na suggestion lang po? But hindi po tayo gumawa ng letter, total pupunta naman po doon. Ganun nga po gagawin. Inagaya ko si Kevin eh. Yeah. Aksyon ka agad. Gawa ka ng sulat at i-letteress mo na kay may-ari ng Lili na Bali. Ating maibunyag na yan, hindi na natin lilihin.